Good morning. In the gospel today, Jesus, his heart was moved with pity for the crowd, because they have nothing to eat. Miserior super turba sa Latin pa. When there are great crowds, my heart is also moved with pity for the people. Lalo na nakikita ako ang dami ng matatabang Pilipino, lalo na yung mga grandnisi, mga kamag-anakan ko. Batang-bata pa, malalaki na ng tiyan, overweight na. Hindi body shaming po yan. Naaawa ako dahil sisingilin yan. Maraming mga Pilipino ang sisingilin dahil may nakakain naman, kahit marami pa rin nagugutom. Pero malnourished, mal ang ibig sabihin, hindi tama yung kinakain. Junk food, uso sa mga kabataan, junk food. Ibig sabihin ng junk, basura. Ija-junk mo nga eh. Pero yun ang kinakain natin. Gustong-gusto ng mga bata. Binibrainwash sa mga advertising. May mga premyo-premyo yan. So kumakain ng kung ano-ano na lang. Hindi naman undernourished, malnourished. Minsan kulang sa protein ang kinakain, sobra ng carbohydrate, sobra ng glucose, sugar, ang tatamis ng ating mga dessert. Naaawa ako. Kasi minsan nakadaan ako ng National Kidney Institute. Ang haba anong naka-wheelchair na magda-dialysis. Malaking gasta niya. Magkano yung dialysis? May mga pare kami rito. Minsan apat na beses nagda-dialysis na eh, sa isang linggo. Baka 10,000 yan bawat isang dialysis. Tapos apat na oras pa yan. Natitiis mo yan. So my heart is moved with pity. That's why I would like to ask, kasi ngayon, nabuburyong na naman ang mga Pilipino, we are political animals. Pag may eleksyon, andun tayo. Na pinapanood, entertainment. Kinukumpetensya si Vice Ganda ng mga senatorial balls na nagsasayaw, halos masisira ang stage. Nawawala tayo sa kung ano yan. Ikaw, ina ng mga laylayan sa Pilipinas, latag mo. Where can Filipinos get enough food so that they will be well nourished? Hindi lang na hindi kulang ang pagkain, tama ang kinakain. Meron naman tayong Food and Nutrition Research Institute, sinasabi dyan ang balanced diet. Puro buns, puro karne na walang katapusan, naging carnivorous na ang mga Pilipino ngayon, kaunti na lang ang gulay, pakilata. Kung ibabalik mo yung gold, babalik mo yung golden age ng Pilipino, na kung totoo ba o hindi, bahala na mga Pilipino mag-judge. Yan ba pamamaraan mo to get enough bread to satisfy the Filipino people who are hungry and those who eat are not eating healthy food? Latag mo. Walang plataforma eh. Siraan, nagbabayad pa ng mga trolls. Mawawala tayo. Sa tuwid na daan, tungo sa isang likas-kayang kinabukasan. Sa first reading, sinasabi, they worship golden calves, idols. This was a sin on the part of the house of Jeroboam, for which it was to be cut off and destroyed
from the face of the earth. Ang tindi ng mga readings. Minsan, sumasalimpapaw na sa himpapawid yan, di na natin sinasapuso. Nananawagan ako ngayon sa mga kandidato. Bawal mag-endorso, kasalanan din para sa akin yan. Hindi ikainordinahan para mamuliti ka. Pero yung moral aspect, gusto mong magiging kabahagi, mataas na opisyal sa gobyerno, lutasin mo. 25 million Filipinos live below the poverty line. $1.25 a day, ang sabi ng United Nations na below the poverty line. Yun ang poverty line. $1.25. More than 25 million Filipinos live below the poverty line. Siyempre, walang kinakain yan. So, miserior super turban. My heart is moved with pity for the crowd, but they have nothing to eat. And in the Philippines, they eat the wrong food. And no one, to my knowledge, nagbabasa naman ako ng dyaryo, nagsasabi na ito ang pamamaraan natin. So, lalong hahaba ay yung pila ng mga naka-wheelchair. 5 million na raw may diabetes sa Pilipinas. Yan lang yung na-diagnose. Marami dyan naglalakad, high sugar na yan. Hindi pa lang nila na-feel yung panlalabo ng kanilang mga mata. Magda-diabetes yan. Tapos, insulin ka agad yan. Metformin ka agad yan. At insulin ka agad yan. Injectionan ka agad yan. Para kumita yung mga parma. Tuloy pa rin ang kain yan ng mga buns ng lalaki. Tuloy pa rin ang kain niya ng mga dessert na sobrang tamis. May spiritual aspect yan. Ano kayang dinadasal mo sa Panginoon pag nakapila ka na doon sa National Kidney Institute? Sasabihin mo kaya, nakasalanan ito noong pinapabayaan mo na ako, Panginoon. Nagdadasal ba tayo? To favor, remember us as you favor your people, Lord, sa responsorial psalm. So, kailangan ko ng strategy. Sasabihin ng mga nasa matataas na posisyon. Sabihin mo sa amin. At tayo naman, yung punto ko, last point, parang tagapagligtas na ng buong bayan dahil nilagay ka dyan na presidente. Kung tayo, walang tamang values, kahit lagi tayong nanasareno at saka nagsasanto ninyo, we will be destroyed. Ang laki ng gagastahin natin, billion-billion. Minsan hindi pa nagbabayad ang PhilHealth sa mga hospital. Mahihirapan tayo. That's what I'm calling for. That's why I'm always repeating, my heart is moved with pity for the crowd, like the Lord. So tayo rin, huwag nating iasa lahat sa gobyerno. Gagawa tayo ng paraan. Tamad na rin tayo eh, kaya ang dami nang tumataba. Sedentary, Netflix na lang, at saka Prime Video, lagi na lang nasa social media, wala nang exercise. Kumakain na ng tambak-tambak na sugar at saka carbohydrates, lagi pang nakaupo, hindi na naaarawan, hindi nakakatulog ng ayos, may stress, nagko-comfort food, grab ka agad yan, yan. Milty. Yun ang ating panalangin sa misang ito. Kasi very personal sa akin yan. Dapat magiging personal din sa lahat ng Pilipino. May walang makain. 25 million. Yung nakakakain, karamihan dyan, mali ang kinakain. That's not the will of God. Gagawa tayo ng paraan. It's was, tanggalin na natin yung myth yan eh. Alamat yan eh, na pag may presidente na maganda, lulutasin niya ang problema ng buong Pilipinas. Hindi totoo yan.
Kahit sino pa ilagay mo dyan. Kahit ang galing pa na driver, sira-sira namang iyong jeep, kasi World War II pa yan, puno ng pollution yan, laging nasisira yan. Yun ang aking mensahe. As I reiterate, my heart is moved with pity for the crowd. So ipagdasal ninyo yung aking ginagawa. We would like to promote organic agriculture for soil health because our soil is poisoned by toxic chemicals and pesticides and the health of the people. We dream of 1 million organic farmers network through an e-commerce platform, fintech, financial technology, and digital currency. Pinapilot na po sa Smoky Mountain. In a few weeks, papilot na sa buong Diocese of Cubao. Panalangin po ninyo yan. 1 million organic farmers para diretso sa inyo. Makikita ninyo doon, organic pechay, organic pork, organic chicken, i-deliver sa inyong doorstep. Tapos, may partnership kami ng Microsoft. Yung Microsoft, sa headquarters ng Microsoft, mayroon sila digital agriculture na may drones, may sensors, AI, para kaunti na lang tubig na gagamitin. Alam mo kung anong nutrients ang ilalagay sa soil. Panalangin po ninyo yan para mabawasan naman yung aking pakikiramay, yung aking pagkaawa sa mga Pilipino na walang makain, sa mga Pilipino na mali ang kinakain, magbabayar, pagbabayaran nila yan pagkaraan ng taon. Panalangin natin na bawat isa sa atin magiging aware, magiging conscious ng connection ng spirituality at saka yung tamang kinakain. Symbolized by the Eucharist yan. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have this bread to offer, which earth has given and human hands have made. Sinira mo yung earth, yung bread na kinakain mo, yung rice na kinakain mo, sisingilin kanyan. So let us pray to the Lord to remember us as He favors His people, so that unlike the house of Jeroboam, we will not be cut off and destroyed from the face of the earth.